dyan. Dahil lang dyan, halagang 200 pesos. What? Ito rin yung dahilan kung ba't nasira yung housing natin, clutch housing. Oh no! Yan, turog na. My goodness. Counter which to eh? Counter balancer. Ito ang nag-absorb ng vibration ng makina. Kita mo yung mga ibang walang counter which, pag binira mo, niinig katawan, mga big bike wala. Pag binira mo, wala, swabe. Kahit sa'yo, swabe, di ba? Kasi nga, ito yung nag-absorb niyan. Oh. Counter which or counter balancer. Hindi pala lahat ng makina meron yan. Yung mga tricycle, wala yan. Okay, kaya pala ma-vibrate ang tricycle. Alam ko STX meron. Yamaha. Ah, ito totoo. Kaya siya may bakal na ganito. Bottom dead center siya. So itong bigat na to, i-ready na kagad yan. Ibubuylo niya. Ibubuylo niya yung buwan na para tulungan niya na umakyat ulit. Umakyat sa isang stroke ulit. Yan. Okay. Kumbaga sa ano, may pamigat na sana. Sige, tulungan kita na umikot. Paket. 300. Kaya si Sir Kaloy Kadoy, ang ating parts supplier. Na ngayon ay Lazada Lex Delivery na. Yan na po mga ka-fixit. Kinakabit na ni Sir George ngayon ang anong ang tawag diyan Sir George? Block. Cylinder block. Cylinder block. Nilinis muna ni Sir George kanina yung ano, ating piston, no, yung nabuong carbon sa ibabaw ng piston. Yan, malapit na ulit mabuo ang makina ni CBR. So mga ka-fixit, hindi na lang po natin pinaribit yung ano, pinaribit yung ating clutch housing. Sinunod na lang po natin yung payo ni Sir George na ano, gamitin na lang muna natin. Tapos kapag may pera na po tayo, palitan na lang natin ng genuine Honda parts na ano, yung talagang galing sa Honda na clutch housing. Kasi medyo delikado po yung rivet. Baka bumigay din dito magal. Bakit pala, Sir George, yung ibabaw na gasket niyan parang metal? Kasi high pressure dito. Ah, hindi kakayanin ng papel. Kailangan, pag high pressure at high temperature, kailangan bakal.
Kasi hindi itong chamber eh, combustion chamber nandito. Ah, oo, oo, dyan nga pala yung sumasabog, no? Yeah, mga ka-fixit, marami na kayo natututunan, ha? Ah, marami na pala tayong natututunan, kasama ako doon. Talaga pagka nagta-tightening ano, ng alternate. Maka-fix it. So, na-mount na ni Sir George yung ano, makina natin. Mga finishing touches na lang. Ayos. May kabit na po ang throttle body at ang FI. Pati air cleaner. Ha? Ibang initial. Ibang on-off muna. On-off, on-off ka. Okay, dahil bagong kabit. Limang beses na. One. 3. Ba't ginagawa to? 4. Prime. Ah, prime. Okay. Okay. So, pang-anim. Sige. Start. Go? Okay, go. Wow. One click. Ayun na po, ang tunog. Ang bagong repair. Wala tunog nyo naman. Diba? Yun lang yung tunog kayo na yun, ano? Yung kabirin. Gumanda na po ulit yung tunog, mga ka-fixit. Yeah, yun na kalog kasi. Ang may fix. Walang dito ba yung oh, meron. Okay, good. Bakit mo tinignan yun, kuya? Para malaman natin kung umaakit yung langis. Yes, sir. Ayos. Ganun pala yung pag-check nun, mga ka-fixit, kung umaakit yung langis. Expert talaga tong si Sir George.
Sir George, pwede mo pisilin yung clutch? Yung magbabago yung tunog. Wala. Oh. Ah, wala na. Ayos. Ayos, mga ka-fixit. Magbiblid na lang tayo. Magbiblid na lang po na... Magbiblid na lang po na kulan. Then all good to go. Yes, sir. Na lang, tapos na. Very nice. Walang leak, ayos. Walang leak. Very good. Ang ganda po ulit ng tunog. Nagbabibrate lang itong tambocho. Accelerate mo ulit yan. Ganda ng tunog. No more knocking? No more knocking. Para sigurado, mas smooth ang takbo niya ngayon kasi bagong linis yung FI at throttle body. Ano special niya, sir? Oo. Sure yan. Oo nga eh. Ah, ganun pati chassis? Ah. Kaya pala mababa na yung ano ko. Sige, hindi ko na uulitin nga. Hindi ko na uulitin. Bye-bye po! Sige, Sir Joy, salamat. Yun oh, mababa na, tama na. Sir Kale, thank you! Okay, so mga ka-fixit. Yan, ayos na ulit ang tunog ni CBR. Maayos na ulit ang ano, ang takbo ni CBR. So, so nakita nyo kanina, nagpalit tayo ng ano, mga bearing sa loob ng makina, nadurog na yung isang bearing. So, ayun, pinalitan na ni Sir George. Tapos, nakapag FI and throttle body cleaning din tayo. Ganda ng takbo ni CBR ngayon. Yan. Smooth na ulit ang takbo niya. Maka-fix it. So medyo ginabi na tayo. Pero okay lang, at least naayos si CBR, no? Hindi na tayo kakaba-kaba na baka bigla na lang tumirig si CBR. Tapos kanina na ano na rin, napalitan na rin yung throttle cable kasi malapit na rin na mawala, maputol. Buti na lang nagpa FI cleaning tayo na nakita na malapit na maputol yung ano, yung throttle cable natin. So, ayun, very fortunate na na-check din yung part na yun, no? So, makaka-fixit ang nagastos ko nga pala. Nasa 4,800. 800 plus, so almost 5K din. So, ipopost ko rin po yung photo ng breakdown ng expenses dito sa vlog ko. Para makita ninyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa mga videos ko, no? So, pasensya na nga pala kayo kasi hindi ako yung gumawa mismo sa motor ko. Hindi ko rin po kasi kabisado yung part na yun, no? Pag internal kasi ng makina, hindi pa naman po ako ganun ka-knowledgeable.
Kagaya nga po ng sinabi ko, hindi naman po ako expert mechanic. So nagdi-DIY lang po ako sa motor ko para makatipid po ako sa labor. Pero pag alam ko po na hindi ko kaya o hindi ako confident na gumawa, ipapagawa ko po dun sa eksperto na alam kong nakakaalam. So ayun mga ka-fixit, that concludes our episode for the day. So ako po si Dennis ng Fixit Dennis. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik niyo po sa mga videos ko, no? So kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe to my channel and hit that bell button para sa mga notifications sa mga susunod pa nating mga videos. Then please like my videos. Please mag-post na rin po kayo ng comment. And I'll be in touch with you guys. So share niyo na rin po yung mga videos ko para rin po makatulong sa iba. So ayun mga ka-Fixit, maraming maraming salamat sa panonood. See you on our next episode ng Fixit Dennis. This is Dennis saying bye for now. Ciao.